boss, di bali magse-service tayo ngayon ng ano sa Maypaho, Caloocan. Ayun. May pupuntahan tayo ngayong customer doon na nag-chat sa ano natin sa Master Kalikot. Di bali itong dala nating sasakyan, ginawa natin 'to, tumirik 'to nakaraan sa may Pantrangko, sa may PMI, Quezon City. Ayun, kapapalit ko lang ng fuel pump motor niya dahil yun ang naging problema. Di bali ngayon road test na rin, tapos puntahan ko na rin yung nag-chat. Pumayag naman yung may-ari na iikot-ikot muna para sigurado tayo na hindi natitirik ulit. Kaya gagawin natin, punta natin yung isang customer. Kasi yung nangyayari daw sa mirage niya, pagka pinatakbo niya hanggang 20 lang, hindi na raw tumataas ng 20. Automatic naman din yon. Titignan natin, baka mamaya sa mga solenoid lang may putol na wire. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Congressional. Ayan mga boss, di bali pinagdadrive natin yan si Boy Ilalim. Ayan, si Boy Ilalim. Boy Ilalim, yung bintana mo para malamig-lamig. Yung service natin yung G4 Mirage. Di bali Mirage din to, yung ginagawa namin, katatapos lang nito. Hindi ko na din kinuha ng video. Kailangan madali natin kagad yung, kasi may tatakbuhin pa tayo sa Mayanona saka sa San Mateo. Sa Anonas naman, kukunin ko lang yung Montero dun. Ayun, shout out nga pala sa mga tsahing ko dyan. Yan, kay Tita Pearly, shout out sa'yo dyan ta. At sa mga pinsang ko sa Calawag, Quezon, kay Jeric Mostoles Recamata, shout out sa'yo. At kay Kapipuro, shout out nga pala sa taga-subaybay natin na si Edgar Bosa ng San Jose del Monte, Bulacan. Shout out sa'yo boss, ingat lagi. Ayan mga boss, dito na tayo, malapit na Caloocan na. Lilikot tayo dyan sa may GP Rizal, sa may 7-11. Medyo matraffic nga lang. Ayan mga boss, dito na rin si ma'am. Hindi, wala ito sa tabi. Oo. Ayan dito, medyo masigip sa lugar ni ma'am. Ayan si ma'am. Apart lang kami. Ayan, ito na yung ano, G4 Mirage ni ma'am. Di ba, alipag nirevolution ko siya. Ayan, nirevolution ko siya. Maganda yung akit ng RPM niya. Maganda yung galit ng makina. Pero nung inikot ko, ang nangyari sa kanya nung inikot ko, yun, hanggang 20, tapos kakadyot-kadyot. Pero yung makina niya, walang kapalya-palya yung makina niya. Maganda yung makina niya, walang palya. Ayun, di bali inikot namin ni ma'am, di ko na nakuha ng video kasi ako yung nagda-drive. Ayun, oh. Ang ganda nung ano, bigay sa makina niya. Sabay na sabay sa apak ng pedal. Pag inapakan mo pedal, angat ka agad. Ayun, oh. Pagka may palya to, ang mangyayari nito, kahit dyan, hindi mo mapaakyat sa 3 yan, hanggang 4. Hirap na yan, hindi mo mapaakyat yan. Tapos, bababa. Pagka napataas mo, bababa. Ito hindi eh. Pagka tumaas siya, pako sa 900. 900, ayan, 800. Pako siya doon, yung RPM niya. Ayan. Bali binuksan ko yung ano ni ma'am, sabi ko kay ma'am, maganda naman yung ano ng kondisyon ng makina. Kaso nga lang yung hatak niya, sablay talaga, hanggang 20 talaga, totoo yung sinabi ni ma'am. Pero napansin ko sa kanya, yun, may mga dumi. Yun, may mga dumi. Baka ako nangat-ngat lang yung wiring nito. Hanapin natin ngayon yung wiring sa transmission niya. Baka mamaya may wiring na nginat-ngat. Yun lang din pala ang problema, kaya walang hatak. Isa rin kasi yan mga boss, hindi lahat ng ano, pagka sinabing walang hatak is transmission, ah hindi, may mga wiring yan, may mga solenoid yan. Okay mga boss, babaklasin ko na lang dito natin yung parking. Parang dito natin yung parking, may sayo dito. Ay hindi, maharang hindi, gabi dun, karinihan naman ang kabila. Pwede magamit yung G's. Mga G's. Mga G's na set.
Yung maliliit. Ay, di, yung ano na lang, yung set na disc. Tama. Hindi ko alam kung paano nililigyan. Hindi ako nasa internet eh. Eh, nakita ko pinaliligyo. Ako delikado. Dapat mayroon. Madali lang naman. Malilinis din naman yan. Sige. Pwede naman dyan. Para i-atras mo na lang. Sige, sige. Oo, pwede dyan. Saan natira, ma'am? Ikaw lang nagdadrive niyan, ma'am? Oo, ako naman. Tignan mo lang. Gusto niya ba talaga? Kasi lang. Nagahano lang yun. Madali lang linis yun, ma'am. Mm-hmm. Ayan, mga boss, pinapabaklas na natin kay Boy Ilalim. Kasi mo dyan. Yan. Ayan po ito. Nando. Kasama ito doon. Dito. Oo, kakalasin mo yan. 12. Lahat yan. Dito na lang sa 12. Sa main mo na lang. Para tanggalin mo lang dito. Tanggalin mo lang dyan. Sa main. Ayan mga boss, di ba li, tulungan ko na para mabilis kasi may gagawin pa ako. Ito, yan. Hindi, dos ito. Yan, kuha ka dyan. Ayan mga boss, grabe. Grabe talaga, dumi. Ayan, talagang kanina, pag road test namin, yun, di ko lang talaga nakuha, di ko na kinuha ng video kasi ako nagda-drive. Nakakaya naman din magpa-video kay ma'am. Eh, ngayon ko lang din na-meet si ma'am. Nakakaya magpa-video. Kaya, di ko na lang siya kinuhaan. Pero yung takbo talaga mga boss, hanggang 20. Si ma'am pa, yan, sinasabi niya, hanggang 20. Nung kausap ko siya, kachat ko siya, hanggang 20 lang. Ang sabi sa kanya, advice sa kanya, papalitan ng transmission. Eh, napakamahal ng transmission, mga boss. Hindi ganun basta-basta tayo magpapalit ng transmission dahil sobrang mahal. Ayan, kailangan muna talaga natin hanapin talaga yung pinakang sigra niya. Andun may sabi ko kay ma'am, pagka nagawi siya, pasyal na lang siya doon sa shop natin. Dibali si ma'am, ang nangyari kay ma'am, napanood niya yung video natin sa mga mirage. Tapos siya nag-message siya sa ano natin, sa page natin. Ayun, doon ko siya sinagot. Baka in-advise ko rin sa kanya para kung paano gawin. Eh wala rin naman siya mapagawan daw kaya ayun. Sabi ni Ma'am, baka pwede ko siyang puntahan. Dapat si Ma'am pupunta sa amin sa shop. Sa may production, 'yan. 44 Production Street. Barangay Sangandaan, Project 8, Quezon City. Dapat si Ma'am pupunta doon. Ang nangyari, ang sabi kasi ni Ma'am nung tumawag, sir, pupunta ba ako? Eh, 20 lang yung takbo ko, sabi ni Ma'am. Kaya sabi ko naman kay Ma'am, baka naman. Hindi naman kaya, baka di kayanin o tumirik pa. Lalo siyang mapasama. Kaya ako nalang pumunta. Very good siya, magaling siya talaga. Kaya si Ma'am. Busy-busy si Ma'am, sipag ni Ma'am. Si Boy Ilalim naman, yan. Siya naman ngayon ang chip ko. Kasi siya yung tagagawa ko, taga-video lang ako, yo. Sangiti, para sa tagumpay. Pero ito din na namin muna lilinisin, schedule na lang ibang linis kasi yung hatak muna talaga, hanggang 20. Gawin natin hanggang 30. Joke lang. Ayan mga boss, gagawin natin to. Babalik natin sa dating hatak niya. May problema pa pala si Ma'am. Ayun. Ang ano, ginawa, di nagdagdag ng transmission fluid. Advice sa kanya, dagdagan. Kaya daw walang hatak dahil kulang daw sa transmission fluid. Hindi po ganun basta magsusukat ka ng transmission fluid. Meron pong hot and cold yan. Para malaman mo kung saan yung sukat. At mas maganda, panda rin mo muna bago mo siya lagyan ng lagyan. Hindi po basta nilalagyan ng transmission fluid yan.
Dahil di po basta nagbabawas yan kung wala rin naman tagas. Kung may tagas yan, doon ka po magdagdag at ipagawa ang tagas muna bago ka magdagdag. Pero yung magbabawas siya ay hindi. Hindi po ganun basta-basta magsukat niya. Hindi kagaya sa langis. Ayan si ma'am. May blower pa si ma'am. Susubok natin yung blower ni ma'am para malinis man lang. Tapos magbabawas tayo ng fluid. Ma'am, babawasin ko ma'am yung dinagdag mo ma'am. Hindi kasi pwede yung dinagdag mo na yon. Isang litro ba dinagdag nila? Oo, gusto nga. Tatlo. Gusto ilan? Tatlo. Tapos bibili sa kanila. Tatlong litro? Yes. Bibili sa kanila tapos dadagdag nila. Ngayon, ang ginawa mo, ano? Wala, bumili lang ako isang litro, nilagay ko lang. Okay. Di bali yung nilagay na isang litro, tatanggalin din natin yun. Okay. Pabawasin natin kasi hindi yun ang pinakang solusyon doon. Hanapin mo talaga yung sira, hindi basta ganun mag dagdag ng fluid, transmission fluid. Ha, ma'am? Namakan yung buga? Oo, ma'am. May ano pa nga, Oh, may buto ng isda. Kompleto, may buto ng isda. Ang dami, may buto ng isda kanina dyan. Tinanggal din natin. Talagang pinapasok siya eh. Nakusama yung isang linggo ko siyang ginagawa. Pero dito sa atin, sa Master Galikot, hanapin muna natin talaga. Yun na. Hanggat maaari, iwasan natin bumili ng pyesa. Tapos yun, kung kaya naman i-repair, i-repair natin. Pero sabihin din natin sa may-ari na pag ni-repair natin, ito lang yung itatagal niyan para hindi rin mag-expect yung may-ari na pakakala niya ay sobrang tagal na. Ayan mga boss, di bali rorotes na lang natin. Si ma'am napapadrive natin. Ayun! Nadali na! Okay na kayo mo. Okay, di bali mabiyahin na rin kami ulit. Ayan mga boss, di bali palis na kami. Ayan. Ayan si ma'am. Ma'am, bye-bye! Ayan, tapos na. May pintukan bukas. Ayun, tapos na, nadali na natin. Ayun, laking pasalamat ni ma'am kasi yun, sobrang nag-thank you rin talaga si ma'am ng sobra-sobra dahil sabi niya, nadali natin. Medyo mabilis lang din natin ginawa mga boss. Ayun. Hindi ko na na-video boss. Hindi ko na na-video yung kung ano yung pinakang sira niya. May putol lang na wiring. Dinugtong na lang natin kasi ginagawa natin eh. Mahirap mag-video na ang ginagawa pa. Wala tayong taga-video. Ayun, babalik muna kami sa production number 44. Sa kami pupunta ng San Mateo. Diretso na tayo. Oo. Yung magandang umaga po, no? So kung sasakyan ko, nagka-problema. One time, ayaw niya po umandar, wala po siyang hata kasi 20 lang ang takbo. Kahit anong bigay mo ng gasolina. Tapos yun nga, suddenly naganap ako ng mekaniko. Yan, nakita ko nga si Master. So, chinat ko po siya. Ang bilis naman nag-response. Ayun, tinignan niya po itong sasakyan ko. Wala pong 2 oras, nakita niya kagad ang problema. Kasi ito po is 20 lang ang takbo. Tapos nagiging parang kabayo. No, ayaw na humatak. Pero nung tinignan niya po, no, wiring lang, may kinagat ng daga. Tapos inayos niya, sandali lang. Eto, ang ganda na po. Maarangkada na po. Ang bilis na o. Kung anong tapak mo binibigay na nung sasakyan, kung anong bigay mong gasolina, binibigyan niya rin ng kung anong bilis. Di po katulad dati, talaga naman, ang problema ko, kala ko ang laki ng gagastusin ko. Pero very blessed ako at nakilala ko si Master. So yun nga, hindi niyo pinasakit ang ulo ko. 2 hours lang, nawala yung problema na sasakyan ko. Salamat!